Pwede nang lumabas sa ospital ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Yan ay matapos siyang bigyan ng clearance ng kanyang mga doktor. Halos 2 linggo matapos siyang maoperahan. Pero hirit ng kampo ni Napoles, hihilingin daw nila sa korte na manatili siya sa ospital ng Makati o sa anumang home care facility imbes na sa Fort Santo Domingo. My report, si Ruth Cabal. Mismong ang mga pribadong doktor ni Janet Napoles ang nagdeklara. Maayos daw ang paggaling ni Napoles mahigit 2 linggo matapos ang kanyang operasyon. Our patient, Mrs. Napoles, is very good and very stable. So officially today, I and Dr. Domingo is giving Mrs. Janet Napoles gynecologic clearance. She is cleared surgical-wise. Pero di raw pwedeng ma-stress si Napoles kaya hindi pa siya cleared para humarap sa anumang mahaba ang pagtatanong. Ilang senador ang una nang nagmungkahing buksan muli ang investigasyon para mailabas si Napoles ang kanyang listahan ng mga mambabatas at mga opisyal na sangkot sa pork barrel scam. I think 2 to 3 months is the best time for her to face any hearing. Yes, I agree, and we personally would allow the patient to tell us whether she can sustain the rigors of this interrogation. Stress, be it in the form of physical or mental stress, if severe, will also make her immune status deteriorate such that healing may likewise be impeded. Matapos matanggap ang progress report mula sa ospital ng Makati, sinabi ng korte na pwede nang ma-discharge si Napoles. Ayon sa clerk of court ng Makati Branch 150, anumang oras, basta't na-coordinate na sa PNP, pwede nang maibiyahe pabalik ng Fort Santo Domingo si Napoles. Pero maghahain ang mosyon ng kampo ni Napoles para manatili siya sa ospital ng Makati o sa anumang malapit na home care facility. Kailangan pa kasing magpa-check up ni Napoles kada linggo sa loob ng isang buwan. Makakatipid raw ang gobyerno sa 120,000 pesos na gastos raw nito tuwing binabiyahe si Napoles mula sa Fort Santo Domingo. Hirit pa ng abogado ni Napoles, makatutulong din daw ang pananatili ni Napoles sa OSMAC sa kanyang testimonya sa pork barrel scam. We are a little bit worried because we want to finish her testimony at this point. We want to finish all that can be finished, and I don't think we can do that if she's not recuperating properly. Ruth Cabal, GMA News.